Hello, hello. Dito na naman kami sa Bergoli Farm. Sa mga olives plantation. Ito ngayon, ang daming bunga oh. Kasi gumagapa yung sanga niya oh. Ayan itong mga bunga niya. Nag-dry nga kasi hindi dinidirigan. Pero ganito lang. Last year mas marami. Last year. Ayan, tingnan niyo sa kabila oh. Ayan. Medyo marami yan dito ang bunga niya. This is olive tree. This is olive tree. Ang baba lang. Dwarf lang siya. Yan, itong bunga niya guys. Oh. Green. Green pa siya. I-harvest yan sa November. Andun sa kabila sa plantation nila. Ako konti lang bunga doon eh. 50 kapuno yon. Yan. Ito dito lang yan sa loob ng farm, sa farmhouse nila. Ito ibang variety naman to. Puro malalaki. Kulay purple siya. Ayan ah. Itong pinakamaraming ano, olive oil na makukuha. Pero konti lang ang bunga this year. Maliit lang. Last year ang dami eh. Medyo no. Pero ngayon ito lang. Punta tayo doon sa plantation nila. Yung 50 trees, 50 puno. Yan, dito sa farm, sa Bergoli. Tagatakang init kasi 12 p.m. Ito tayo doon. Oh. And 50 kapuno yan dyan. Ito yung plantation nila. Tissue ng amo ko. Pero maliliit na ang bunga. Dito, maliliit to. Maliliit ang variety ng kwan dito. Hindi dinidiligan eh. Kawawa sila oh. Kulang sa tubig. Hindi ni sawa, dinidiligan. Sayang. Ayun oh. Yung maliliit yan ang pinakamaraming olive sana. Tsaka doon rin. Baka hindi nila ito ma-harvest kasi kulang siya. Kulang. Hindi siya. Ayun oh. Ang dami siya ng bunga pero nalanta siya oh. Wala, hindi dinisaba, dinidiligan, sayang. Last year kasi yung dami ito eh. Ay, hindi na nila. Walang ma-harvest ngayon this year. Ganun din dun sa kabila, oh. Yan. Yan ang pinakamalawak ito, oh. Ang dami siya ng bunga, oh. Kulang sa tubig. Na-dry siya, oh. Ang liliit ng bunga, oh. Sayang, guys. Oh, sayang. Olive na sana. Olive oil na sana. Ngayon kulang sa tubig. Ngayon namin, oh, 50 kapuno dito yan. Doon last year, marami na harvest doon eh. 40 ka timba na malalaki. Dito naman, 14. 14 ka timba na malalaki. Kaya yung oil niya is 6 gallons na tag 20-20 liters. Doon marami. Siguro mga 15 gallons doon. Hindi sinabi sa akin. Ayan, dito kami sa Bergoli. Itong farm. Ayun o, oh, tingnan mo. Sira yan o. Oh. Pag nasa Pilipinas yan, dikwat yan. Pag sira na yan, tinatapon na lang dito sa tabi. Hindi na nila, pinababayaan na lang nila. Pero maganda pang makina yan. Sayang. Yung mapagpipirahan ko sana o. Oh. Lamak ng farm mo. Dry ngayon kasi summer. Summer, nasisira ang mga tanim. Kasi walang ulan. Shortage sila dito sa ano eh, tubig. Puro deep well din. May hilig din sila sa deep well kasi yan dyan lang ang source na pinagkukuhanan nila. Deep well. And aside, bihira lang umuulan. Once a year. Minsan sa isang taon, isang beses lang umuulan.
Kaya lahat ng mga kahoy at mga tanim, di katulad sa atin, green-green sa Pilipinas, green na green talaga. Dito, lantang-lanta eh. Ayun, dry, no? Last summer, nasunog yan dito. Tinapunan ng sigarilyo. Nakapoy, kaya nga, nagtaka ako maraming bombero. Tingnan mo yung pomegranate dyan. Ang daming bunga yan. Pero kulang sa tubig. Kulang sa water supply. Eh, sa ano eh. Kasayang, kawawa. Dami siya ng bunga, oh. Kung inalagaan sa tubig, oh, yun, oh. Pero mong gumagapa na yung, ano, yung kahoy niya, yung sanga niya. Sa sobrang dami ng bunga, tapos kulang sa tubig. Sayang, pero juicy siya, in fairness. Last year, sobrang umaano lang dyan yung tubig, eh. Umahagos lang. Pero ngayong year, pinabayaan lang nila. Sayang. Pinabuyaan, hindi nila inan mo. Para magkakuan ba? Hindi na ito ma-harvest. Pabayaan lang ito kasi konti lang. Hindi na diligan eh. Ayan o, pool. So fat o. Oh. Sa beach to sa beach. Sa pool. Galing sa pool yan ang mga gamit. Ayan, ganito yung itsura ng farm nila. Ito, oh, maliliit ang bunga. Oh, sayang. Oh. Sayang. Hindi na yung ma-harvest. Pabayaan na lang nila. Diba, oil na sana. Dami, oh. Kaso lang pagkulang sa tubig, hindi rin sila, ano, magaganda. Walang dry siya. Dry talaga siya sa loob. Bye-bye. Thank you for watching, guys. This is my video here in the farm. Updates lang this year. Itong season na olive season, wala. This year, wala silang ma-harvest kasi pinabayaan nila hindi na ano sa tubig kasi sobrang init nitong year. Grabe. Mas mainit pa sa kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may init. Tapos, plus sobrang humid, tapos panay ulan. Dito kahit ulan wala, kaya sobrang init, kaya marami nag-heartburn dito, yung stroke ba, heat stroke, maraming nag-heat stroke dito. Bye-bye, thank you for watching. Bye.